magandang gabi po sa inyong lahat. Siguro na may alam nyo na sa pagkakataong to na napakalakas ng Pinoy TV, ang bagong arm ng GMA7 na nagpapalabas ng mga palabas mula sa Pilipinas sa iba't ibang sulok ng daigdig. Ang Pinoy TV ay napakalakas po ngayon sa Amerika, sa Hapon at sa lahat ng sulok ng daigdig. At napag-alaman namin na isa sa nagpapalakas dito sa mga programa ng Pinoy TV ay ang bahagi ng Nats Entertainment na kung tawagin namin ay Manibela. Sa katunayan po mga kaibigan, malapit na pong magkaroon ng sarili ang Manibela na cable. Totoo po yan mga kaibigan. At dahil nga sa pangyayaring to, naatasang kaming maghandog muli ng isa na namang magandang kasaysayan. Nakapupulutan nyo ng aral mga kaibigan, ang Manibela. At tampok ngayong gabi ay ang mga artista nating batikan mula sa mga telepantasya ng GMA7, ang Encantadia at ang Sugo. Kaya, mga kaibigan, nais po naming pakilala na sa inyo ang mga gaganap ng mahalagang papel sa gabing ito ng Manibela. Una pong pakikilala ko, isang napakagandang babae sa papel na Maria mula sa Sugo. Narito po si Julie Ann Lee. At narito naman po sa papel na Nardo mula sa Encantadia, Alfred Vargas. At mula uli sa Encantadia, sa papel na Machuchu, narito po si Gerard Pizarras. Sisimulan na po natin ang ating kasaysayan ngayong gabi. Isang gabing tahimik, mag-isang nakaupo si Maria sa sahig. Nakaupo si Maria sa sahig nang dumating si Machuchu, ang kanyang manliligaw. May dalatong bulaklak, tsokolate, at ice cream. Ibinigay niya ito kay Maria na ngumiti naman ang todo. Ngumiti na halos kita na ang tonsil. Matintim pagkakangiti ni Maria. Natuwa naman si Machuchu. Kung kaya't biglang napa-split si Maria habang kumakain ng tsokolate. Si Machuchu ang kumakain ng tsokolate. Nasa ganong posisyon sila nang dumating si Nardo na gro'y gumagapang na parang uod. Gumagapang na parang uod si Nardo. Parang uod na bakla. Parang uod na baklang pilay. Parang uod na baklang pilay na may pakpak. At nang makarating sa harapan ni Maria at Machuchu, ay biglang napaubo si Machuchu. Mabilis na kinuha ni Maria ang isang basong tubig. At ipinainom kay Nardo na unti-unti namang nagiging robot. Ngunit nagmumuglang si Nardo, nagmumuglang. At nang hindi magustuhan ang lasa ng tubig, ay iniluwa ito sa baso. Iniluwa sa baso. Nagselos si Machuchu. Nagalit siya kay Maria. At sa sobrang galit niya, ay sinabunutan niya si Nardo, na ngayon ay isa ng kilos dinosaur. Inawat ni Maria ang dalawa. Tumigil naman ang dalawa habang hawak ni Nardo ang kanyang paa na nakasampay sa balikat ni Machuchu. Kumuha ng ice cream si Maria. Inilagay sa paa. Sa apa pala, apa. Ibinigay niya to kay Nardo. Natuwa
si Nardo sa ice cream, kaya dinilaan ito ni Machucho, ni Machucho. Nagalit si Nardo kay Machucho nang dilaan ito ang kanyang ice cream. Dinilaan uli ito ni Nardo. Nagalit si Maria kay Machucho. Sinabi ni Maria na ibalik na sa dati si Nardo. Alam niyang ang kumulam kay Nardo ay si Machucho. At kapag naibalik sa normal si Nardo, magpapakasal daw siya dito. Nag-isip ng malalim si Machucho. Tumingin sa taas at dahan-dahang hinimas ang baba ni Nardo. Na ngayon ay isa ng paru-paro. Kinuha ni Machucho ang baso ng tubig na pinag-inuman ni Nardo. Unti-unting inilapit ang baso sa bibig ni Maria. Dahan-dahan. Ngunit aagawin ni Nardo ang tubig at iinumin ang laman nito. At bigla siyang lumakas. Ngayon, isa na siyang normal. Isang normal na 4 na taong gulang. Natawa si Machucho dahil kiniliti ni Maria ang paa ni Nardo. At unti-unting nag-iba ang katauhan ni Nardo. Tumayo ito at hinawakan niya ang balikat ni Maria. Umakap naman si Maria. Magaling na si Nardo. Yehey! Pumikit ang kanyang mga mata at dahan-dahang humalik si Nardo kay Machucho. Na ngayon ay naging unggoy na. Naging unggoy na si Machucho. Itinulak ni Machucho si Maria. Nagalit si Maria sa dalawa kaya't kumuha siya ng pie. Sos. Kumuha siya ng pie. Pinagbabato niya ang mga ito. Madami. Pinagbabato niya. Ngunit hindi tinamaan. Kumuha naman ng pie si Machucho at Nardo. At pinagbabato ng pie si Maria. Sapol! 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 Sapol si Maria. Nalungkot si Nardo at Machucho. Nagkikisay silang lumapit kay Maria. At kinain ang pie na nakatapal dito. Dapat may nakatapal kasi. Tapalan muna ng pie bago kainin. Nakatapal sa pagmumukha ng babae. Hihintayin namin yan. Nakatapal sa pisngi. At kinain nila ang pie na nakatapal dito. Habang si Maria ay naging isang bolang tumatalbog-talbog. At siya'y nag-tumbling. Nag-tumbling siya papuntang silya. Pero wala naman ang tumbling dito. Na-invento ko lang. Mga kaibigan, 10, nagwawakas ang ating manibela!